Ano, Gwen? Juan, tapusin mo muna ang breakfast mo. I need to attend to an important client. Hindi ko pwede malate. Gwen. Okay, you take care. Bye-bye, Miley. Bye, Gwen. Miley, finish your food. How can I eat this? Wala na bang iba? Miley, hindi lang nakapag-grocery si Mildred. Dahil marami siyang inaasikaso. At saka nag-iisa na lang siya, hindi ba? Saka, nagtitipid din tayo, kaya kung anong nakahain sa mesa, yun ang kainin natin. Yeah, I know. Miley? May problema ba, anak? Wala. If you want, we can go out. Akala ko ba nagtitipid tayo? We can do groceries. I'll stay here na lang. Miley, please. Mom, paano pala natin ito iuwi? You don't even have a car. Miley, we will get a cab. So, magbubuhat tayo ng groceries to the cab? The baggers will do it for us. So, let's just enjoy the grocery day, okay? Okay. Ma'am, cash or card? Ma'am, hindi po nag-work eh. Wait lang po ha. Try natin sa ibang machine. This way po, ma'am. Okay. Patry na. Ma'am, ayaw po eh. No, try it again. Ayaw po talaga eh. Baka naman po may iba kayong card or cash kung meron. Sabi mo, 1 month ka lang dyan. Nagpas 1 month na, oh. Bon, ayaw nga akong palisin ni Mommy. Konti na lang, enough na iipon ko. Pwede na tayo magpakasal, kaya umuwi ka na dito. Bon, para naman ako nasa kyapo niya na pwedeng bumalik any moment. So, anong plano mo? Kausapin ko na lang ulit si Mami. O sige na, alis kasi kami ngayon eh. Pag na-late na naman ako mag-prepare, magagalit na naman si Mami. Hindi pa uwi si Tina? Ay, pa po siyang payagan ng mami niya. Eh, siya ba gusto na niya umuwi? Ewan ko, ma. Dati sigurado ako sandali lang siya doon, tapos babalik din siya agad dito. Pero ngayon, ewan ko. Maayos din yun. Baka dapat sa susunod na pag-uusap nyo, kailangan mong maging maliwanag sa kung ano yung gusto mong mangyari. At siya rin, kailangan niya maging maliwanag sa mga desisyon niya. Ma, ano kaya kung gamitin ko yung perang naipon ko para sunduin siya dun? Sa London? Malayo ang London, Von. Malaki yung gagastusin mo pag naubos yung pera mo. Sige, anong gagamitin mo pang kasal kay Tina? Minsan, anak, kailangan mo maging practical sa mga desisyon na gagawin mo. Daddy Ninong? Oh, nak.
Hindi niya pa rin po ba makontakt si Mr. Michael? Ah, oo. Kasi last kaming nag-text, ang sabi niya babalik lang daw niya yung bahay. Babalik daw siya dun sa bahay nila Martin Reyes. Hindi pa nagte-text eh. Siguro wala naman bagong sasabihin. But it's been a while na. No, ma. Ba't nainip ka na, Bonsoy? Ah, di bale. Anak, kukulitin ko siya. Ako natatawag sa kanya. Sige na, ako nang tatawag sa kanya. Bahala na ako sa private investigator natin. Ha? Tatapusin ko lang ito, anak, ha? Dali, asan ba yung cellphone ko? JC? Mami? Ate Ann, pasensya ka na, ha? Kasi ngayon lang kami nakadalaw dito sa puntod mo. Alam mo naman yung hipag mo. Masyadong busy sa parlor. Tapos ito namang kapatid mo. Napaka-workaholic. Uy, ikaw naman kumausap kay Ate Ann. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Hinahanap na nila si Ann. Diba pagkatapos ng ginawa sa'yo ni Paul, pinangako ko sa'yo na hinding-hindi ako papayag na pakialaman nila, panghimasukan nila ang buhay ng anak naming si Ann. Santi, pinaputol mo ba yung credit line ng card ko? Husang naputol eh. Di tayo nakapagbayan. Why didn't you inform me? Napahiya kami kanina sa grocery. Pinagtitinginan kami ng tao dahil wala kaming pambayad. Sorry, Lucy. Ang dami ko inaasikaso. Sasabihin mo lang naman. Yun lang para hindi kami napapahiya. Eh di sana sinabi mo rin sa akin yung mga previous purchases mo. Halos sumagat ka na sa credit limit natin eh. Ngayon, para natin babayaran yung luho mo. Luho ba ang grocery? I wasn't referring to the groceries. Ang tinutukoy ko dito, yung previous purchases mo. Jewelries, clothes, relo, mga sapatos, bag. Huwag mo isumbat sa akin ang nakaraan, Santi. Yung ngayon ang pinag-uusapan natin. Lucy, nagpunta ka ba dito para awayin ako? Can't you see, kahit na weekend, nagpupunta ako ng opisina para magtrabaho. Huwag mo sa akin isumbat yung trabaho mo! Can you please lower down your voice? Ano sa isa lang? Dalawa dapat, para mas mabilis. Ang dami-dami nito, girl! Ano ba kasi mga laman ng mga yan? Sophie, well, things that are dear to me. Ha? Ang dami namang dear to you, Sophie, ah. Eh, kasi naman, most of the stuff here have sentimental value. Ang dami ng sentimental value, ah. Ako, hindi na ako nagsisentimental. Eh, kasi naman, Mika, sentimental lang ayang buhay mo, sentimentalin mo pa rin. Ano to? Ang lagay nito, eh, melodrama. Ano to, tragedy? Nagsalita ang buhay na hindi madrama. Asan na ba yun? So init here. Oo nga. Teka, saan na ba si Gabby? Kanina pa rin kumuha ng tubig, ah. Grabe ang init, no? Parang mamamatay na ako. Ang OA mo naman? Paano naman hindi ka sanay sa init? Wala nga kayong electric fan? Oh, excited ka! Oh my G! I felt it! Answered prayer to the heat! Oh, so eto na, malamig na tubig para sa init. Oh, Gabby, I am not talking about your cold water. I am talking about this! Yes! Ano ba yan? Balconada? Baka naman. Papakabit mo yan? Eh, sayang naman kung hindi gagamitin, di ba? Ay, good luck. Mapayagahan ni Mami. Sophie, lalaki ang gastos natin sa kuryente. Eh, but teacher Ninang, I can pay for the additional bill naman eh. Oh, 10,000 lang binibigay sa iyong allowance, di ba?
I'll cut down on my extra expenses para mabayaran yung kuryente. Sigurado ka bang kaya mong budgetin ang pera mo? In exchange of the aircon, I'll sacrifice na lang. Oh, sige. Pero, may oras lang, ha? May oras lang gamit na aircon. Asko, mapilit talaga. Ayun ako. Thank you, Teacher Ninang. Buti na nang malakas ka sa akin. I'm sorry. Napahiya lang ako. Sorry, hindi ko rin nasabi sa'yo. Don't worry, maghahanap ako ng pambabaya doon. Santi, bakit hindi ka nalang tumanggap ng ibang cases? Kahit hindi high-paying? Lucy, you build a reputation as a lawyer sa klase ng kasong hinahawakan mo. Kung pipitsugin yung kaso mo, pipitsugin ka rin abogado. Pero kailangan mong tanggapin ang lahat ng trabaho na pwede. Kailangan natin ng pera. Think about it. Well, I guess kailangan ko na rin humanap ng trabaho. At least makakatulong ako kahit papaano sa gastusin sa bahay. No. Di ba pinag-usapan na natin yan? Ako ang padre ng pamilya. Ako magtatrabaho para sa ating tatlo. All you have to do is take care of the house and Miley. Nasaan ba si Miley? Miley? Have you seen my daughter? Ay, ma'am, umalis na po. What's that? Sir, pipirmahan niyo lang po. Three! Ayan. Hindi na mainitan ang bunsopi mo, parin Joe. Okay, sigurado ba talagang gagana na to, pare ko? Garantisado gagana yan. O, sige. Ano ba yan? Oh, di ba? Ano? Which means, makakatulog na ako finally ng maayos. I have a new family, new friends, and a new resolve. Keep everything in order. Thanks, G. Unti-unti nang naaayos ang life ko. Daddy Ninong, what's happening? Naku. Nagluluko na naman to si Pitbull. Ano ba yan? Ay, sabi ko na nga baka hapon. Sira na naman tong si Pitbull. Ay, G. Akala ko maayos ng lahat. What's this?
May sinasabi ka? Wala. What are we gonna do now? Maglalakad. Lapit lang naman. Tara. Sige nga, Mami. Maglakad na lang muna kayo. Ako nang bahala rito kay Pitbull. At saka ako na rin maghahatid kay JC sa camping ground. Nak, mabilin ko sa'yo, ha? Oh. Number one, huwag hiwalay sa grupo. Number two, magtututbrush bago matulog. Number three, bago pumasok ng tent, maghuhugas ka ng paa para hindi dumumi yung tent. Number four, pag matutulog ka na, isasarado mo ang tent kasi baka madengge ka sa kagat ng lamok. Huwag ka mag-alala, Mami. Memoryado na namin ni JC yan nung Sabado pa. Baka kasi makalimutan. Eh, diyan lang naman sa malapit ang camping ground ni JC. Pwede nga nating punta-puntahan eh kung gusto natin. Di naman siya akit ng Mount Everest, si Mami naman. Siya na. Oo na. Sige na. Baka maliit kami. Baboy. Love you, anak. Bye-bye. Sige na. Hashtag baka maliit ka na. Mami, ako wala ko ng... Hindi ka magkakamit. Sige na. Mamaya na lang ang pag-uwi, ah. Mamaya, ah. Bye-bye. Bye, JC. Bye, Daddy. Bye, Daddy. Bye-bye. Love you. Teacher Nina, can we take a cab na lang? It's so init eh. Sophie, yung oras na pag-aabang natin ng taxi at paglalakad papunta doon, pareho lang. Yeah, nga. Madalang ang taxi dito. Pero, Teacher Nina, malalate na tayo. Bilisan kasi ang paglalakad. Nina kayo! Tara na kasi. Gabby! Wait for me! Gabby! Hindi ako marunong tumawid! Tara! Hawa ka sa akin. I'm scared! Gabby! Alam, lalo tayong masagasayo sa ginagawa mo eh! Gabby! I'm scared! Fred, move! Kumapit ka lang sa akin. Tara na, okay? Okay. Gabby, thank you, ah. Oy, Sophie. Mahangin ba sa labas? Why? Kasi parang hindi ka nagsukli ng buhok. OMG! Uy, late na tayo, Sophie! Just a minute! Okay lang yan. Kahit pawisan ka, maganda ka pa rin eh. That Harry talaga. Nasaan ka lang nun? Well, totoo naman, Ames. I did look haggard kanina. It's so hard kaya to cross the street. Akala ko nga everything will be okay na eh. Kaso no. Pitbull broke down and we had to brave the wind and the heat. Ay, nako. Bestie. Ganun talaga. Buti nga, late daw papasok si Miss Castro at pwede ba tong retouch natin? Well, yeah. I guess I do have something to thank God for, pa. Huwag pansinin ang init. Dahil isang ngiti mo lang, parang malamig na hanging umihiip. Masilayan ka lang kahit pinakamatinding init. Sa isang iglap, lumalamig. Nag-text at napasmile ka bigla. Si Mr. Poet ko. Text na ang text, ayaw magpakilala. Eh, baka naman kasi AMC wants to remain a mystery. Like kunwari si Bob Ong. Diba? We keep on reading his works, pero until now, hindi pa rin natin siya kilala. Yeah, but Bob Ong is Bob Ong. Pero siya, siguro pangit, kaya ayaw magpakilala. Why not call the number? Pag nakita natin kung kaninong phone nag-ring, siya si Miss Repoet. Hmm.
Ikaw si mystery poet? Ikaw si mystery poet? What mystery poet? Yung nagpapadala sa akin ng mga tula. No, I'm not. But I'm calling you and your phone is ringing. I'm sorry. I thought... Akala ko rin eh, pero I was wrong. Paano ko yung si Harry yun? Eh, alam lang nun, sumipa. Right. And his Filipino's kinda awkward. Oo nga. Tapos makakagawa ng tula. Ang hirap kaya ng tula. Eh, pero guys, kung hindi si Harry, sino kaya yung mystery poet? Well, he will remain a mystery for now. Besides, dun ka naman kinikilig, diba? Sa thought na mystery siya. Well, yeah. Pero it would be nice kung makilala ko rin siya, right? Well, what if nga kung makilala mo siya? What will you do? I don't know. Hindi kaya ikaw yung tol? Ang ano? Yung mystery poet ni Sophie. O ah, dinadaan-daan mo na sa pagtula-tula yung hindi mo masabi ng harapan. Hindi ako yung mystery poet na yun. Hindi ikaw. Sino pa bang ibang may gusto kay Sophie? Si Harry. Si Harry? Ang galing naman ang theory mo, bro. And hindi ko nga makita na nagbabasa ng libro yun, eh. Baluktot pa magtagalog, papatuloy mo pa. Kung hindi si Harry... Oh, sino? Baka ibang tao kasi hindi naman imposible na madayang magkakagusto kay Sophie. Tinatanggi mo pa talaga sa best friend mo. Hindi nga ako yun. Sa wala naman akong... Pakailan sa mga tula-tula na yan, no? Huwag ako. Ang pag-ibig. Isipin mo, pag inisip, nasa puso. Pag pinuso, nasa isip. Kaya't hindi mo makuro. Lapitan mo ng matagal. Pag suyo'y naglalaho. Layuan mo at kilungkot. Nananaghoy ang pagsuyo. Ang pag-ibig ay may mata. Ang pag-ibig ay hindi bulag. Ang marunong na umibig, bawat sugat ay bulaklak. Ang pag-ibig ay masakim at aayaw ng kabiyak. O wala na kahit ano. O ibigay mo na ang lahat. Si Gabby yung mystery poet?